Isa sa malalaking cracks sa buhay ng tao ang pagiging sobrang mamoproblema. To become warriors. Kung inyo pong susuriin ang inyong sarili at pipili lang kayo sa dalawa, and you're going to identify yourself, are you a warrior or not a warrior? Isang magandang katanungan. Ano po ang ating classification? Kayo ba ay mapag-alala o hindi? Kayo ba ay mahilig mang problema o hindi? Worry robs people of happiness. Worry robs people of peace, even of the essence of life, even though at times, and many times, in fact all the time, worrying does not really solve anything. What is the difference between being responsible and being worrisome na maging mapag-alala? Ito po ang pamagat ng ating pag-aaral ngayon, the root and fruits of worry. Kung ano mga pinag-uugatan at nagiging bunga ng sobrang pamamroblema at pag-aalala. Salamat po Panginoon sapagkat maaari kaming lumapit sa inyo. Salamat po na hanggang sa kalit-liitang sulok ng aming buhay kayo interesado. At meron po kayong nakalaang pagpapala sa bawat bahagi, bawat panahon ng aming inilalagi dito sa mundo. Sa aming pagtitipon ngayon, Panginoon, iwawaksin namin ang lahat ng uri ng gawa ng kasamaan. We reject, rebuke, and drive away in the name of Jesus any presence and any work of evil in our midst. We place ourselves under your custody, under your protection, under your loving care, O God. May you do your will, and may only your will be done in our midst right now. Panginoon, lubusin niyo po ang inyong tagumpay. Be victorious in our lives. Be victorious in this activity, and be victorious in the outcome of this activity. Sit on your throne of power, preside over this event, and let your will be done in our midst. Use your servant only as an instrument of your goodness, but let your mouth be the source of all the words that we will partake of. Let your throne be the source of all the grace that will flow into our lives. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, anuman yon, Panginoon. Linisin niyo po kami. Paging dapatin niyo kaming tumanggap ng pagpapala. Ayaw namin na makipagniig sa inyo at pagkatapos ay wala kaming maiuwing pagpapala. Samahan niyo po kami at kayo po, Panginoon, nang siyang manguna. Speak with authority because you are King of Kings, Lord of Lords. And speak, Lord, so that as we hear your words, we get healed, we get strengthened, and we become more and more like your Son, Jesus. We ask you, Father, let your grace abound in our midst. In the name of Jesus, your Son, we pray. The root and fruits of worry. Why should we worry? And what should we not worry about? At yan po ang ating unang pag-uusapan, what not to worry about. Matthew 6:25, therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Napakahalaga po na namnamin natin ang kahulugan ng mga salitang ito. Ang Panginoon ang nagsasabi nitong Matthew 6, buong chapter 6. At sabi niya, therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. So do not worry about food and drink. Do not worry about clothes. In other words, do not worry about basic needs. Ano po ang dahilan? Why may we not worry? Because God knows you need this. Because God cares for you more than you care for yourself. And because God will provide. Matthew 6:26, in the same chapter, the Lord Jesus says, and tells us why we should not become warriors. Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Napakasimple po ng logic. Sa katunayan, ito na yata ang isa sa mga pinakamadalas na i-quote natin na verse. Sapagkat sabi nga ng matatanda, ang paalala'y gamot sa taong nakalilimot. Dahil kahit na gaano karaming beses na pinag-uusapan at pinag-aaralan itong mga bagay na ito, ang nagiging ending pa rin, the people of God are warriors. Lagi pa rin nag-aalala, lagi pa rin namang problema. Matthew 6:28-30. And why do you worry about clothes?
See how the lilies of the field grow, they do not labor or spin. Yet I tell you, not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more clothe you, O you of little faith? Sabi, bakit nag-aalala ka sa iyong susuotin? Ang mga damo ba naggumagawa ng tela, nagtatahi ng damit? Pero hindi. Pero si Solomon, kahit ang yaman-yaman niya at pinagpala ng Diyos, kahit kailan, hindi nakapagbihis ng kasing ganda ng pananamit ng mga damong ito. Tamang-tama ang kulay, tamang-tama ang blending, ang harmony ng design. Sabi niya, eh kung yung damong buhay ngayon, bukas lantana at sinisigan na lamang, eh dinadamitan ng maganda, ikaw pa kaya, taong maliit ang pagtitiwala. So do not worry about these things, and also do not worry about the future. Again, in chapter 6 of Matthew, verse 34, therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. And why not? Why not worry about tomorrow? Because tomorrow will take care of itself. That is the logic. Pero kahit ilang beses na nating nadinig ito, sasabi mo, ang dami beses ko nang nadinig yan eh. Sawang-sawa na ako marinig yan. Ang itatanong ko, eh napatigil na po ba kayo mag-alala? Sa ilang beses nating nadinig ito. Kaya dapat madinig ng madinig ng madinig pa ulit-ulit. Sabi, huwag mong alalahanin yung bukas. Yung bukas, poproblemahin niya ang kanyang sarili. In other words, the Lord is saying, I am here today, don't worry about tomorrow, because when tomorrow comes, I'll be there as well. Because I am the Lord of yesterday, today, and tomorrow. Marami po sa atin ay hindi tayo nag-enjoy sa buhay, kasi yung ibinibigay na grasya ng Diyos para ngayon, pinaghahati natin. Kalahati para ngayon, at kalahati para bukas, na inaalala na natin ngayon pa lang. Samantalang yung bukas, pagdating niya, may kasama siyang sariling grasya para sa kanya. May sarili siyang pagpapala na kasabay niyang darating. Pero dahil yung pagpapala ngayon na dapat sana yung ngayon at kasya para sa ngayon ay pinaghahati natin dahil nag-aalala na agad tayo bukas. At pagdating naman ng bukas eh, yung darating na grasya, hahatiin mo na naman para sa makalawa kahit kailan hindi na tayo titigil mag-alala. I like to be very emphatic that the Lord does not teach us not to plan. Pinupuri nga ng Bible yung langgam na marunong magplano para sa darating na tag-ulan, nag-iimpok na daw ng pagkain. So you may plan. You may even want to save. You may want to be very detailed about how you want to spend your retirement. But the point is, after you have done the planning and after you have done what you could, stop worrying. Because even if you worried, there is nothing that you can do to control the outcome of what may happen still. Ang inaalis ng Diyos sa atin yung walang kwentang pag-aalala, hindi niya inaalis yung maging responsable. Hindi niya inaalis yung maghanda, magplano. Pero kung nagtanim ka ngayon tapos hindi ka makatulog buong gabi dahil iniisip mo kung tutubo yung itinanim mo, it will not help the plant and neither will it help you. So just do what you can and trust that the Lord loves you, that the Lord likes to bless your work, and go on with life, with peace and in peace. What else do you not worry about? Do not worry about what you cannot do, what you cannot accomplish. Yan nga po yung binabanggit natin. Kaya nyo ba na palabasin ang ugat mula sa buto ng isang halaman matapos yung maitanim ito? No. Pero kaya nyo itanim? Yes. So, yan ang alalahanin nyo, itanim. Kaya nyo diligan? Diligan. Kaya nyo bunutan ng mga damo? Bunutan ng damo. Pero hindi nyo kaya, huwag nyo papelan kasi mahihirapan lang tayo lahat. Kaya nating payuhan ang ating mga anak? Payuhan. Kaya natin silang bigyan ng magandang halimbawa? Bigyan. Pero para mag-alala tayo na mag-alala ng mag-alala kung sino mapapangasawa nila, kung anong gagawin nila sa buhay, magiging mabuti ba sila o masamang tao, eh useless. Just do your best. Ang sabi sa Bible, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So do your activity in the right time. When the child is young, teach. And then, sit back and relax at anihin ninyo ang bunga ng mabuting pagiging magulang at ng buting pagpapalaki ng anak. Generally speaking, pag pinalaki mo ng mabuti, generally speaking, magiging mabuti rin yung tao. Sobrang exceptional pagka hindi pa naging mabuti yan. Tapos sasabihin pa ng iba, eh bakit naman yung anak na ganon, pinalaki pa sa Bible school, pinalaki pa sa church, takot-takot na Sunday school at camp at retreat,
ang ginawa. Ipinaglilihi pa lang, ipinagpe-pray na, nilalay hands pa yung pagkabuntis, yung tiyanitong buntis na ito. Eh bakit ganyan pa rin ang nangyari? Aba, anong ibig nyo sabihin? Walang napala tayo sa ating pananalangin? Walang naging bunga ang pagtuturo ng Sunday School? Walang naging bunga ang pagpapalaki sa church? Meron! Pero sasabihin nyo, eh bakit nagkaganon pa rin? Yun nga eh, kung hindi yan pinalaki sa church, hindi yan tinuruan, hindi yan ipinanalangin, baka nadaig na niyan si Satanas. Kaya yung may nagawa pa rin mali, huwag mo sasabihin na baliwala ang lahat ng pagpapalaki. Dahil sa pinalaki mo pa rin ang tama at ang magagawa mo, na control pa, nagkaroon pa ng hangganan dahil maring lampas-lampas pa dyan ang pupuntahan niyan dapat. Wala pong mabuting gawa na nasasayang. Walang mabuting pagtuturo ang sasabihin mong nasayang. Sasabihin pa diba, sayang lang ang pagbabible study mo, ganyan lang palang ugali mo, tumigil ka ng pagbabible study. Sabi siguro, aba, kung hindi ako nagbabible study, inilibing na kita ng buhay. Kaya pasalamat ka, nagbabible study ako, iniirapan lang kita. Siyempre kasi merong ine-expect ang tao eh, pag malapit ka sa Diyos. Pero kahit kailan mga kapatid, huwag kayong matutuksong isipin na ang gawang kabutihan, ang pagsunod sa Diyos, ay walang bunga. Nakakita lang kayo ng pangit, yung pala, dapat mas higit pang pangit yon kung hindi lang na-control ng naitanim nyo ng mabuti. Good is always rewarded. So just do your best. Nagne-negosyo kayo, just do your best. Maging honest kayo sa inyong dealings. Serve your clients well. Give good service. Give good products. Huwag kayong mag-alala sa competition. Yung iba ang kanilang ginagawa ng paraan, paano papatayin yung competition, paano gagawa ng mali, paano gagawa ng foul. Ang gawin nyo lang, just be good. Because your goodness will be your own attractiveness. Hindi nyo kailangang sirain ang inyong kapwa para kayo maging matagumpay. Ang kailangan nyo lang maging mabuti. Don't worry. Luke 12, 25-26, who of you, by worrying, can add a single hour to his life? Since you cannot do this very little thing, why do you worry about the rest? Tama nga naman. Sa pag-aalala nyo ba at pagiging mahilig mang problema, sabi ng Biblia, kaya nyong dagdagan isang oras man lang ang inyong buhay? Hindi. Yung pala, yung kaprasong isang oras, hindi mo maidadagdag sa buhay mo, but yung iba, inaalala mo palalo. Ang dami-dami pinoproblema. Pastor, meron pong nababalita na meron daw planetang babangga sa Earth. O ano ngayon ang gagawin ko? Lilipad ako sa hangin at hakarangin ko ang planeta? Kung nabalitaan kayong ganyan at hindi ipanalangin nyo at pagkapanalangin, eh, tama na dahil ano magagawa natin kung may pagkalaki-laking kometang babangga sa Earth? Naku, malapit po tayo sa dagat, paano po pag magka-tsunami? Eh kahit naman pumunta ka sa bundok at nabiyak yung bundok at kinain ka, patay ka pa rin. So why worry about these things? But of course, kung minsan magbabakasyon kayo sa tabi ng beach, pipili kayo ng titirhan yung katabi ng tubig o medyo mataas-taas, eh siguro doon naman kayo pwedeng maging ngayong ka-good planner. Sabi natin doon tayo sa mataas-taas para kung may baha-baha man lang eh. Hindi tayong unang-unang tamaan man lang. Magkaroon mo lang tayo ng oras na tumakas-takas. Pipili kayo ng kwarto sa hotel, pinipili nyo man lang sana yung kung meron kayong kakayanan yung mas malapit sa fire exit. O tinitingnan nyo, nasa ba ang fire exit nito? Hindi masama yung ganun, hindi worrying yon. Because you do what you can. Pero yung buong gabi hindi na kinakatulog dahil baka may sunog, hindi na nga natuloy yung sunog, nangayayat na rin kayo, tapos kung natuloy pa, nasunog kayong payat, doble ang pagkalugin nyo. Because worriers lose twice when what they worry about actually happens. Yung pinangangambahan nyo, pag nangyari, dalawang beses kayong magdurusa nung iniima-imagine nyo pa lang at nung nangyari na. Ngayon, kahit hindi yan mangyari, kung kayo worrier, at least minsan na kayo nagdusa nung iniisip nyo pa lang. Kaya mahirap yung isip ng isip. Manalangin. At pagkatapos manalangin, ipa sa Diyos. Matapos magawa ang kayang gawin ng tao. Do not worry about non-essentials. Those that do not have lasting or eternal value, those that do not have impact on the spirit, pwede natin niyang masabing maliit na bagay. Mga kapatid, pagka hindi po mahalaga 5,000 years from now, hindi yun masyado mahalaga. Kaya hindi dapat masyadong
alalahanin. Sabi ng Panginoon kay Martha, nung si Martha ay abalang-abala sa paggawa sa kusina because she wanted to serve her guests very well, Luke 10:41, the Lord said to Martha, "Martha, Martha," the Lord answered, "You are worried and upset about many things, but only one thing is needful." Marami kang iniisip masyado, iha. Isa lang ang mahalaga. At yan ang kabanalan, madiligang salita ng Diyos. Kaya huwag mo lang masyadong alalahanin. Kung hindi masyadong maging maayos ang preparasyon mo ng pagkain para sa mga bisita, kung nakakain na sila ng pagsalita ng Diyos, yun ang mahalaga. Siyempre, hindi naman ibig sabihin, hindi na natin aayusin ang pakikitungo natin sa ating mga bisita, pero may hangganan. Napakarami ko na pong nakita na yung bahay nila, binubuksan nila for Bible study or for fellowship. Ang lahat na bless, puwera ang may-ari ng bahay. Kasi every 10 minutes, tumatayo, pumupunta sa kusina. Every 5 minutes, magbubukas ng electric fan, mag-check ng lamig ng kwarto. Ang daming inaasikaso. Hindi masama. Pero tulad ni Martha, sabi ni Lord, maraming bagay ang pinag-aalalahanan mo. Hayaan mo na yan. Isa lang ang tunay na mahalaga na makakain ng salita ng Diyos. Kung ito ang masasakripisyo dahil sa marami mong inaalala, huwag mo lang alalahanin ang mga bagay na yan. Kumisan pupunta ka sa church pero inaalala mo ito, inaalala mo yon. Ay, hindi yata maganda yung damit ko, hindi yata ito ang gusto kong isuot. Yun ang sinasabing, many things are not needful. What is important is to grow in the Lord. What worry brings about? Ano ang bunga? Pinag-usapan po natin yung puno, yung ugat ng pag-aalala. Ano ang bunga nito? Ano ang naidudulot ng pag-aalala? Matthew 13:22, "The one who received the seed that fell among the thorns is the man who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke it, making it unfruitful." Ilang daang libong beses na rin nating nadinig ang verse na ito. Ang pinag-uusapan dito, yung iba't ibang uri ng lupa na nahulugan, nataniman ng buto, ng seed. At dahil iba't iba ang napaghulugan ito at napagtaniman, iba't iba ang nangyari doon sa seed. May tumubo, namatay agad, may tumubo ng konti at maya-maya, tsaka pa lang siya namatay. Meron namang tumubo nga, hindi naman makalaki-laki, at meron namang namunga ng maganda. Sabi, depende sa pinagtaniman. At itong pinag-uusapan natin dito na buto, yung salita daw ng Diyos, napatanim sa puso ng isang tao. Maaring ang pagiging banal, ang pamumuhay ng maka-Diyos, napatanim sa puso niya at gusto niyang gawin. O ang paglilingkod sa Diyos, ang ministry, napatanim sa puso niya, gusto niyang gawin, ginagawa niya. Pero, nagtubuan yung mga kotak-kotakot na mga dawag at mga damo at mga tinik, mga siit, natalo yung halaman. Buhay nga, pero hindi naman namumunga. So ikaw, nagpasya ka na maging maka-Diyos, tapos naging maalalahanin ka na naman, teka, kung magiging maka-Diyos lang ako, hindi ako gagawa ng ibang paraan, paano ako yayaman? Sabi, the deceitfulness of wealth, choke it. Paano ko yayaman? Paano ko maa-afford ang mahal na mga school para sa aking mga anak? Paano ko sila maibabakasyon sa Palawan, sa Bohol, sa Baguio? Paano ko ibibili ko ang asawa ng mga hikaw na umiilaw-ilaw na parang traffic light? Paano kami magkakakotse? So ngayon, yung naging determination mo na naging maka-Diyos, itatapon mo na naman dahil I have to make compromises. Kailangan akong gumawa ng paraan eh. At yun namang mga nagpasya na maglilingkod sa Diyos, biglang nag-isip na naman, kung lagi na lang ako maglilingkod sa Diyos, nababawasan ang oras ko para sa sideline. Nababawasan ang oras ko para sa ibang mga pwede kong magawang ikayayaman ko. So, saka na lang yung paglilingkod, balik na naman ako sa paggawa ng pakayamanan. Itong sinasabi ng Panginoon, the deceitfulness of wealth, choke it, making it unfruitful. And why was wealth able to deceive? Because the person was worrying. The moment you open your window to worry, parang hangin yan, papasok na. Maraming kasama. Parang meron kang isang inimbita, ang dami niyang kasama. Pag meron kang isang pinayagan na makapasok sa buhay mo, ang dami niyang kasama. Di ba alam nyo yan? Inibig nyo lamang itong isang lalaking ito,
nung naging asawa nyo na ang daming kasama, ang nanay niya, ang tatay niya, ang mga kapatid niya, ang lahat-lahat. Inibig nyo lang itong babaeng ito, yung pala kayo magpapaalala ng mga kapatid niya pagkatapos. Kasi nung pumasok siya sa buhay nyo, ang dami niyang kasama. Kaya iniingatan natin kung sino pinapapasok sa buhay natin. Pag pinapasok po natin sa ating isip at puso ang pag-aalala, marami rin siyang kasama. Mga pandaraya ng sanlibutan, pananakot ni Satanas, yan ngayon ang ba-blackmail sa lahat para kalimutan ang ating pagiging makadiyos, talikuran ang ating mga pangako sa Diyos dahil tayo nagiging sobrang maalalahanin. So what are the fruits of worry? Just like what we have read, worry chokes. Sumasakal. Worry binds, worry kills. Worry also defocuses from God. And it focuses on the negative. In fact, it focuses on Satan. Mga kapatid, makinig kayo mabuti. Pag tayo nag-uumpisa na mag-alala, hindi na tayo nakatingin sa Diyos nun. Nakatingin na tayo doon sa problema. Pag tinitigan nyo ang problema, lalaki yan ng lalaki at tayo'y liliit ng liliit. Huwag nyong tititigan ang problema, ang titigan nyo ang Diyos na mas malaking hindi hamak kesa sa problema. Pag tinitigan natin yung nakakatakot, lalong lumalakas ang loob nun, lalong nananakot. Pero dapat ang tititigan natin yung Diyos, who is Lord of Lords, who is King of Kings. And you must never forget that in the name of Jesus, every knee will bow in heaven, on earth, and under the earth. Ito ang gusto kong hamon sa ating lahat. Sukatin natin ang bawat sarili natin. Tandaan nyo, oras na nag-aalala na kayo, di na kayo nakatingin sa Diyos. Kaya alalahanin ang Diyos. Alalahanin ang kanyang mga pangako, ang kanyang mga salita, ang kanyang mga ginawa, ang ginawa ng Panginoon sa lupa, ang mga iniwan niya at binitawang mga pangako, ang kanyang salita. Mabubuo muli ang ating determinasyon na sa kanya umasa. But remember, hindi lang yung religion na parang nakakalasing na wala ka nang ginagawa kundi magdasal, wala ka nang ginagawa kundi umasa ng himala. Hindi yon. Ginagawa natin ang kaya nating gawin at ipinasa sa Diyos ang magiging bunga. Pero hindi pwedeng sa umpisa lang ipinapa sa Diyos muna. Yan nangyayari na ang relihiyon ay nagiging isang masamang bisyo. Kung ang tao hindi na gumagawa ng tama, ng mabuti, at inaasa na lang sa himala ang lahat ng bagay. Kailangan magkasama yan. Faith and works must always blend together. Luke 12, 29-30, do not set your heart on what you will eat or drink. Do not worry about it. For the pagan world runs after all such things, and your Father knows that you need them. Sabi niya, alam niyo kung sino lang ang dapat nag-aalala, kung may kakainin pa sila, kung mabubuhay pa sila, dapat niyo lang mga taong walang Diyos. Sapagkat yung mga taong walang Diyos, walang aasahan, walang pinanghahawakan, sa kanila lang bagay ang pag-aalala. Pero sa mayroong Diyos, hindi bagay yan. Sa Diyos na nagsasaming, 6 days you shall labor and do all your work, and on the seventh, you will rest. In the same manner, the Lord is saying, do what you can, work hard. But after working hard, you rest. Because what you plant, you will harvest. Kung anong itinanim mo, aanihin mo rin. Sabi, hindi bagay sa inyo na mayroong mga Kristo sa puso ang pag-aalala. What else does worry bring about? Worry drains energy. Naranasan nyo na ba na managinip, na hinahabol kayo ng kung ano man o sino man, at nung nagising kayo, kahit sa totoo lang, nakahiga lang naman kayo, eh kayo'y pagod na pagod. Naranasan nyo na bang nanaginip kayong kayo ay nalulunod, at nung nagising kayo, eh talaga namang habol-habol nyo inyong hininga. Naranasan nyo na bang managinip, na merong nakatatakot na bagay at nung nagising kayo, talagang takot na takot kayo. Panaginip lang yon, hindi yon totoo. Ganon din ang pag-alala. Kahit hindi totoo ang ini-imagine ninyo, para na rin totoo ang effect sa inyong katawan. Parang selos,
Naranasan niyo na ba magselos? Naaalala niyo si Mr. o si Mrs. o maaalala mo si boyfriend o si girlfriend na may ibang kasama? At dahil makulay ang iyong imahinasyon, pati ang kanilang iniinom na buko, alam na alam mo ang korte. Pati yung kurtina sa kanilang likuran ay alam na alam mo. At pati ang kanilang ginagawang pagsusuyuan ay alam na alam mo ang detalye. At as nagiinit na ang iyong tenga, at tumitirik na ang iyong buhok, at lumalabas ang iyong mga pangil at mga kaliskis, at galit na galit ka na, at tumatahip ang dibdib mo. Pero ang totoo lang eh, nasa isip mo pa lang yun. Yan ang power ng imagination. Kaya dapat yung pag-imagine natin, mga kapatid, ginagamit natin doon sa positive. Yung iniisip mo kung paano ka bubuti sa buhay, anong magagawa mong mabuti sa lipunan, yung kabanal ang magagawa mo, iniisip mo pa lamang nag-uumpisa na mangyari. Pero yung negative, iniisip mo pa lang, umaani na ang katawan mo ng napakaraming lason. Kaya ang lagi sinasabi ni Lord ay yung do not commit the sins of the mind. The sin of imagination. Because even if it doesn't become physically real, the effects will already be toxic to you. Apektado ka na agad niyan. So, it drains energy. Nakakawala ng lakas ang pag-aalala. Proverbs 12:25, an anxious heart weighs a man down. Yung pusong maraming dala, mabigat na mga dalahin, nakikita mo sa muka, nakikita mo sa katawan ng tao. Kasi kahit po hindi totoo yung mangyari, pag sa mind mo nangyari na, nagkakaroon na ng chemical changes in your blood. Nagkakaroon na ng changes sa ating katawan and it becomes difficult for our body to bear it. That's why Satan wants you to worry. Because Satan is a thief. He comes only to steal, kill, destroy. That's why he wants you to worry. He gives you all reasons to worry. And then he sends people to you to whisper things into your ears to make you worry. Nararanasan nyo ba na tahimik na tahimik ang inyong buhay, ang saya-saya nyo, may darating na tao, ang dadalhin lang niya, nakakapag-alala, pero wala naman siyang dalang solusyon? Avoid such people. Worry destroys faith in God. As we have said, you begin to focus on the problem, not on the solution. You begin to focus on the negative, not on the positive, not on the power of God. So it destroys confidence in God. And without faith, it is impossible to please God. And if God is not pleased, His blessings will be withheld. That's why Satan wants you to worry, because when you worry, you lose faith. When you lose faith, you lose your connection to God. And then He begins to corner you. And He begins to play with your life. That's why Satan wants you to worry. Worry gives the devil space. Kaya sabi sa Ephesians 4:27, do not give the devil a foothold. Huwag mong bibigyan si Satanas ng kahit konting-konting espasyo. Dahil makakagawa siya ng paraan na pag nakapasok na siya sa iyong puso, palakihin ng espasyo na yun. And worry gives the devil a foothold. How not to worry then? Paano? Jeremiah 17:7-8. But blessed is the man who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. He will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. What is the way to blessedness? Sinasabi dyan, trust in the Lord. Why do we worry? Because we trust in ourselves and we know that we ourselves cannot be that powerful to contain and to solve our problems. Why do we worry? Because we trust in other people. Then, the complicating worry is, what if those people left us? What if they do not come on time? What if they fail us? Then you worry. We worry because we trust in things. We say, I am okay because I have a lot of money. We are okay because we have
a good house, because we have this, because we have that. So what is the complicating problem? Hindi ka natitigil magbantay ng kayamanan mo, ng bahay mo, ng bagay mo, kasi doon ka na nakaasa. Nakaasa ang iyong prestige sa magandang kotse, kaya konting gasgas lang, pinaproblema mo na. Ang layo-layo sa bituka. Kikipag-away ka dahil lagasgasan yung kotse mo. Dahil ano ba yun? Inaasahan mo na yun ang magbibigay ng ningning sa iyong pangalan? Kasi kung sinasabi mo lang, ito ang magbibigay sa akin ng transportasyon so that I could travel from point A to point B, eh, ano ba namin konting bangas dyan, konting ukad dyan, basta umaandar ka at safe ka. Pero dahil siguro marami kang ibang inaasahan na ibibigay sa iyo ng ganda nun, kaya ka ngayon na problema. May dumaan lang na konting tricycle, nakatingin ka, baka magasgas ang kotse mo. Kaya nakikita mo mga taong naka-barong Tagalog pa daw, naka-Amerikana, halos magbakbakan doon sa sulo, sa isang kanto, at yung nakahambala ng sasakyan nila, inabala nila ang buong syudad dahil nagkagalusan ng konti. Hindi pa tinamaan ang katawan noon, kotse pa lang, nagpapataya na. Ano pa kung yung kamay niya ay nadurog? Marami kasi tayong ginagawang at minamanufacture na problema. Kanino po ba tayo nagtitiwala? Pag ipinagtiwala nyo na ang ligaya nyo sa buhay sa isang tao, kahit paasawa nyo yon, anak nyo yon, magulang nyo yon, at siya na ang pinagtitiwalaan nyo, magbibigay sa inyo ng mga kailangan nyo at kaligayahan at lahat-lahat, ano nangyayari? You become possessive. Kaya yung taong walang iniibig, tayapa ang buhay. Subukan nyong mainlabat. Napakarami kayong magiging worry, nag-aalala kayo, nagseselos kayo. Mapatingin lang sa iba, nag-aalala na kayo. Kung ano-ano na, kaya kung ano-anong operasyon na ang ginagawa sa muka dahil tingin ang tingin ng asawa sa iba. E sabi mo, di tumingin ka nga, bahala ka, basta nagagandahan sa akin ng Diyos, ginagawa ko ang best. At ang kaligayahan ko sa Diyos ko, iaasa. Kung nandiyan ka, salamat sa Diyos, at kung wala ka, may Diyos pa ako. Pero oras sa iniasa mo lahat sa tao, ano mangyayari? You will possess that person, and you will guard that person, and you will never be able to sleep. Meron pa po ng mga ginang na naglalagay ng mga panghuli ng daga nakapaligid sa kama nila. Dahil baka daw ang mga katulong nilang babae e puntahan ang kanyang asawa sa gabi. Aba, hindi ako nagbibiro. E kung siya ngayon ang maihi sa gabi at nalimutan niyang marami siyang inilagay doon. Isipin yung pag-aalala, bakit sobra ko naman itong babantayan? Baka ayaw nga ba niya sa akin? Did we both lose? Pero yung para ka lagi naghahabol, check ka nang check, nasan ka na, wala ka na sariling buhay nun. Why? Dahil iniasa mo na ang iyong kaligayahan sa iba na yung pag-ibig lang niya ang makakabigay sa iyo ng buhay. Kaya sinasabi ng Bible, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Because when you love God and you make Him number one, you are sure that your number one will never leave you. So kung may asawa ka, dapat number two lang yan. May anak ka, number three. Kasi dumating mat umalis yan, nalulungkot ka, iniinda mo, pero buhay ka pa. Kasi may Diyos ka eh. Pero pag tao na ang ginawa mong Diyos, wala ka nang gagawin sa buhay kundi mag-alala. So kung hindi, talagang napaka-faithful ng mister ko, talagang mahal na mahal ako niyan. Okay, tuwing sasakay naman niya ng aeroplano, nervyos na nervyos ka. Tuwing magbebiyahe, wala ka nang ginawa kundi mag-alala. Kasi wala, anino ka na lang niya, hindi ka na tao eh. Sa mamahal kita, nag-aalala ko para sa iyo, ipanalalangin kita. Ayoko po sanang kunin ka ng Panginoon, sana kunin tayo sabay, magka-holding hands. Pero kung kinuha ka na, malulungkot ako siyempre, pero ipagtitiwala kita sa Diyos at ipagtitiwala ko pa rin ang sarili ko sa Diyos. Yan ang pinagkaiba ng may Diyos. Kaya sabi ni Lord, bakit kayo nag-aalala na parang wala kayong Diyos? These things belong to pagans. But for people who have God in their hearts, you are stable. Nauuga ka lang ng konti. Nawalan ka ng kayamanan, nauuga ka ng konti. Nawala ang mahal natin sa buhay, nauuga ka ng konti. Kasi ang tibay-tibay ng Diyos na nasa kalooban mo. Kaya ang gusto ng Diyos, number one siya eh. Hindi para dahil lagi na lang siya gusto niyang sikat siya. Kasi alam niya, kawawa tayo pag ginawa natin na tao lang o bagay lang ang number one ng buhay natin. Dahil yun talaga, mapanganib ang iyong kalagayan. Kasi ang number one mo ay maaari kang iwan at di ka man iwan, maaari siyang mawala. Gusto man niya o hindi. Kawawa ka. Fall in love with Jesus. Continue to develop your loving relationship with Jesus. It will correct your all other loving relationships.
with people, with things, even with your pets. Malalagay sa tamang lugar ang lahat, and you will become stable. Nagiging matining ang loob ng isang taong may pag-ibig sa Diyos. At ang pag-ibig sa Diyos, ang pakikipag-ibigan sa Diyos ay pumupuno ng lahat ng kulang ng puso ng tao. But inside every man's heart is a God-sized vacuum that only God can fill. That even if you had people, if you had things, if that vacuum for God is not filled, you will always be empty. That's why there are many people who are running on empty. Nagtataka sila, meron naman akong bahay na maganda, meron naman akong pamilya, meron naman ako nito, bakit kaya kulang ang buhay ko? Hindi nila na tatanto na maaaring ang Diyos ang kulang sa kanilang buhay. Pero pag yung lugar ng Diyos puno na ng presensya niya, kahit kulang-kulang yung iba, hindi mo yun gaanong iniinda. Although God wants you to have all of these chambers of your heart filled, dahil hindi naman siya maramot. Pag po tayo mapag-alala, isa ang bagay ang tiyak, hindi ganun katibay ang relasyon natin sa Diyos. Kaya patibayin, i-develop yan. How else are we not to worry? Do your best. Leave the rest to God. Proverbs 16:9, in his heart, a man plans his course, but the Lord determines his steps. Man plans, but God has the final say. And in the end, God will prevail. Kaya kailangan, ginagawa natin ang magagawa, pero ipinapa sa Diyos. At mga kapatid, listen to this. Tinatanggap ang kalooban ng Diyos. Kahit hindi yon ang kalooban natin. Nagtitiwala na lagi siyang tama. That when you do not agree with God, doubt your scholarship. But do not doubt God. Because God cannot be wrong. Proverbs 19:21, many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. So who is going to be a happy man or woman? That person whose plan is to obey God. That person who opens his heart to the plans of God so that God's plan will happen. Because even if you planned against God's plan, it is God's plan that will prevail. At kung makikipag-contest ka sa Diyos, paano ka mananalo? Masaya ang taong sa umpisa pa lang, hinahanap na niya agad, ano po bang kalooban niyo, Lord? Yun na lang ang gawin natin. Kasi yung kalooban niyo naman ang laging matutupad. Bakit ko sasayangin ang oras kung makipaglaban sa inyo? And what is the meaning? One meaning of being godly is when your will becomes patterned after the will of God. Kung yung gusto na natin mangyari sa buhay natin, ayun naman talaga ang gusto mangyari ng Diyos, isa yon sa ibig sabihin na maka-Diyos tayo. Hindi sa mga maka-Diyos ako, pero lagi ka nakikipagtunggalin sa Diyos dahil iba ang gusto mo at iba ang gusto ng Diyos. E di all the time, para nalang laging contest yan. Sino ang magkakaroon ng payapang buhay? Yung ang gusto ng Diyos at gusto niya ay iisa na. Pareho na. Then mapayapa ang ating buhay. Kaya gusto natin ay lagi nating malaman ang salita niya, makilala siya, para maiayon natin ang ating pag-iisip, ang ating buhay sa Kanya. Be sensitive to God's will and to God's purpose. So in life, you define what is doable and you define what is not doable. Do not worry about the undoable. Just do your best. Leave the rest to God. How else are we not to worry? Plant good seeds. Do not plant bad seeds. Proverbs 11:18, he who sows righteousness reaps a sure reward. And Proverbs 22:8, he who sows wickedness reaps trouble. Gusto ninyo na babawasan ng mga aalalahanin sa darating na bukas? Gumawa lamang ng mabuti ngayon. Sapagkat bawat na ginagawang mabuti, makakaasa kang may aanihin ka bukas na mabuti. At bawat ginagawang masama, makakaasa ka rin na may aanihin kang di maganda. So huwag tayong mag-alala ng mga pangit na aanihin kung alam naman nating nagtanim. Tayo nang nagtanim ng mabuti. This is Agriculture 101. Pag nagtanim ka, may aanihin ka. At kaya po yung iba, sigurista, maraming itinatanim eh. Gusto mo magkaroon ka ng apat na puno ng
lansones sa iyong bakuran, magtanim ka ng pito. Sakali man na yung tatlo hindi tumubo, may apat pa talagang tutubo. Kaya hindi masamang magtanim ng maraming magandang bagay. Meron kang kayang tulungan na tao, damihan mo. Hindi naman lahat ng taong tinulungan mo magiging grateful eh. Pero kung marami kang tinulungan, may chances ka na mas marami naman dyan ang tatanawan lang. Marami kang ginawang mabuti. Pero tandaan ninyo, ang ginagawa ng masama, lahat yan gaganti. Liba na lang na born again. Kaya ipanalangin nyo ma-born again lahat ang ginawa nyo na masama. Dahil kung hindi, walang inaantayan kundi pagkakataon na gantihan ka. Mga bata, mang inapin mo nung maliliit, hindi lang yung kumikibo dahil maliit pa. Pero tatandaan nyo mga kapatid, sa bawat tik-tak ng orasan, sa bawat pagsikat at paglubog ng araw, kayo'y papahina at sila'y papalakas. At sabi nila, balang araw, babangon ako't duturugin kita. Kaya gumagawa ka ng masama sa bata, actually, it's very wicked because you do something bad to a helpless person. And two, it is very unwise because you are planting negative things that you will harvest. Pero yung gagawa ka ng mabuti sa isang bata, hindi niya nalilimutan yun. At darating ang panahon, hahanapin kanya mula sa apat na sulok ng daigdig para dalang kanya ng isang guhit na kastanyas. Blessing! Ang Bible lang may sabi, ang mabuting ginagawa, aani. Be good. Be good. Proverbs 28 verse 1, the wicked man flees, though no one pursues. Ang isang taong masama, tumatakbo kahit walang humahabol. Evil men run, though no one chases them. Kaya yung mga marurumi ang isip, ganun yun. Maraming karumihan ang isip nila, kaya hindi sila payapa. At pagkatapos ina-assign nila sa iba yung iniisip nila. So what do? How not to worry, brothers and sisters? Avoid worriers. Huwag kayong sasali sa Warriors Club. Tapos founding chairman pa kayo. Don't join Warriors. Avoid negative people. Avoid complainers. Deal with them only to minister to them, but do not be friendly with them. Huwag kayong mga kapalagayang loob nyo, yung mga lagi na lang natatakot na nag-aalala. Kasi nakakahawa yan. Go to them to minister to them. Go to them to bring them the light of the gospel. But do not fellowship with them. Hihilahin nila kayo pababa. Proverbs 13:20, he who walks with the wise grows wise. But a companion of fools suffer harm. And worrying is foolishness. Fools worry a lot. Wise people do what they can and then trust God. So sabi niya ganun, huwag kang makiwarkada sa mga ganyan. Remember God's goodness. Remember to be thankful to God. Remember God's track record and you will have nothing to worry about. Alam natin yung nasukol ang mga Israelites na mga Egyptians sa tabi ng pampang ng dagat. Sasalakayin na sila. Nag-worry sila. Pero ito yung binabasa natin yun, hindi tayo nag-worry kasi alam natin yung ending eh, nahati yung dagat, nakatawid sila. Ang nag-worry lang yung nabuhay ng panahon na yon na hindi pa nila alam nahahatiin. Pero tayo, alam na natin, hinati ang dagat. Alam na natin na marami nang nilutas na problema ang Diyos para sa mga tao. Alam na natin na inilubog man niya ang buong daigdig, eh, pinalutang naman niya yung sasakyan ni Noah at ang pamilya ni Noah ay nakaligtas sapagkat nalulugod siya sa pamilya na yon. Alam na natin na nagdiliman sa Ehipto yung lugar ng Goshen na tirahan ng mga Israelites ay maliwanag. At alam na natin na pinatay man ang lahat ng panganay na anak ng mga pamilya sa Ehipto na iligtas sa mga panganay na anak ng mga Israelita. Alam na natin na ang Diyos marunong mag-exempt, marunong lumundag
ang kanyang mga parusa kung nais kang paiwasan ng Diyos. So sino lang ang dapat nating bigyan ng kasiyahan? Ang Diyos. Sapagkat kung siya'y nasisiyahan, mahirap ba sa kanya na tayo pagpalain? Sino ang makakapigil sa Diyos kung gusto kanyang pagpalain? At sino naman makakapilit sa kanya kung ayaw niya? So sa halip na mag-alala, ang gawin natin, gawin natin ang kalugod-lugod sa Diyos at siya ang bahala sa atin. Napakaganda ng word na bahala, inaakal at iniisip ng marami na ito'y nagmumula sa salitang bathala. Kaya hindi ito yung sinasabi ng mga tao na bad traits of the Filipino, bahala na habit, as if it's que sera sera. What will be, will be. Que sera sera ba yung bahala? Pag sinabi ng kuya mo, namatay ang mga magulang mo, sabi ng kuya mo sa'yo, akong bahala sa'yo. Ibig sabihin ba nung, pa, que sera sera? So I'll be responsible for you. Pag sinabi mo sa tiyo mo, tiyo, kayo na pong bahala sa amin, ang ibig mo ba sabihin nung, que sera sera, kahit anong what will be, sabi mo, kayo na pong mag-alaga sa amin. Pag sinasabi mo sa katulong niyo sa bahay, Bining, aalis ako, pagka may sunog, bahala ka. Ang ibig sabihin mo, tatakbo na lang siya. Hindi, inaasahan niyo, dala niya ang aparador. Inaasahan niyo, pag bumaha, lulutasin niya yung problema. Pag sinabi mo, bahala ka, ibig sabihin na, I'm giving you responsibility. I'm giving you supreme commandership and leadership. Yun ang kagandahan nun. Kaya, kung bahala ang Diyos sa atin, siya ang bathala. Maibigin, matulungin, mapagmahal. So anong dapat natin gawin sa buhay? Bigyan natin ng kasiyahan ng Diyos. At pag nasisiyahan ng Diyos, siya talaga ang bahala. Pero kahit anong pagpupunyagi ang gawin natin at pagsisikap, kung iniinis naman natin ng Diyos, ino-offend natin siya, masasayang lahat ang ating pagsisikap. Huwag tayong malilibang kahit kailan. Pleasing God is the primary duty of our life. Not to please yourself at the expense of your relationship with God, because that will work on the reverse. Psalm 31:19. How great is your goodness, which you have stored up for those who fear you, which you bestow in the sight of men on those who take refuge in you. Worry is like a tree. It has roots. Uproot it and it will wither. Uproot the tree and you will not have to harvest and to eat poisonous fruits. Sino po sa atin ang mahilig mag-alala? Yumuko tayo sa Panginoon at makipagtuos. We have to be set free from the deceptions of darkness. Mga pag-alala lang, wala namang nangyayari. Wala namang magandang bunga. Pinapalungkot lang tayo lalo, ginugulo tayo. Unang-una, ipatawad mo, Panginoon, sa amin ang pagiging mapag-alala. Nangangahulugan itong kami tumitig sa iba't hindi sa inyo. Patawarin niyo po. Ang bawat isang ngayon ay kumikilala nito, tumihingi ng tawad. Kahabagan mo po. Bigyan niyo ng linaw ang pag-iisip na makilala ang dapat kilalanin, maunawaan ang dapat maunawaan. Makita ang liwanag ng iyong salita, the logic of your promises, O God. May we connect the dots and may we see how to apply in practical terms all the lofty ideals of Scripture and all of these wonderful ideas that are in your book, the Bible. Lord, let your truth live in our hearts. Maging totoo sa aming pag-iisip, sa aming pagkilos at paggawa ang mga katotohanang pinag-aaralan namin sa tuwina. Set your people free, O God, from this needless spirit of worry. And if there's anybody here who's being a worrier comes from the evil one, in the name of Jesus, we reject your work, Satan. In the name of Jesus, we set the people of God free from your needless torture. And we set ourselves free to receive the grace, the peace, the wisdom that comes from God. Pinuputol namin ang aming kaugnayan sa anumang masasamang espiritu. At kung pagiging maaalalahanin ay nagmula sa mga minanang masasamang ugali sa mga kamag-anak, maaaring mga minana na relasyon sa mga masasamang espiritu, sa pangalan ng Panginoong Jesus, ngayon pinuputol namin ito. We wash ourselves with the blood of Jesus and declare ourselves your people, not pagans. Therefore, worry is not for us because we have you as our living God. O God, let your light shine
upon these people. Let your face shine mightily and powerfully upon us. At nawa ang kaliwanagan mo ang magbigay sa amin ng kalayaan mula sa gawa ng kadiliman. At tuwing darating ang panahon na matutokso ang iyong mga anak na muling maging mapag-alala, Panginoon, ipaalala mo, kayo ang nangangasiwa, kayo ang Diyos, kayo'y nakaupo sa inyong trono at kayo'y Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari. Kayo ang solusyon, kayo ang sagot sa aming mga tanong at mga suliranin. Huwag kami kahit kailan magtiwala sa sarili lamang o sa kapwa-tao lamang o sa mga bagay lamang, kundi sa iyo kami lagi magtiwala. Palayain mo ang iyong mga anak, Panginoon, at nawa sa mga nalalabi pang araw na ipahihiram mo sa amin sa maiksing buhay na ito, maalaman namin ang ibig sabihin ng tiwasay na pag-isip. Malaman namin ang ibig sabihin ng payapang buhay, kahit lahat ng gusto namin ay wala dyan, kahit maraming sa tingin namin ay kulang, yung kapayapaan mo ang pumuno sa amin at yung pagtitiwala sa iyo ang magbigay sa amin, Panginoon, ng tibay ng loob. Palayain mo ang iyong mga anak, alang-alang sa dugo ni Kristo, na ibinubo para sa iyong mga anak, Panginoon. Hugasan mo kami mula sa aming mga karumihan, palakasin mo kami mula sa aming mga kahinaan, hanguin mo kami, Panginoon, sa mga kinasadlakang mga suliranin at mga pag-aalala. At nawa, Panginoon, in whatever station in life, in whatever amount of blessedness you allow us to have, may we continue to focus on you and may we rely on you alone. We rebuke your work, darkness. We rebuke your work, Satan, in the name of Jesus Christ, our living God. We declare ourselves the people of God, therefore entitled to the promises of God. Mga kapatid, angkinin ninyo ang mga pangako ng Diyos. Huwag kayong padaya kahit kanino man, kahit kailanman. Mabuhay kayong may kapayapaan. At ang ating unahin, ang ating pagiging makadiyos, ang pagtrabaho ng tama, at ang pagpapala ng Diyos, di magkukulang ayon sa kanyang mga pangako. Salamat po, Ama. Salamat sa pagpapalaya mo sa iyong mga anak ni kailanman sa buhay na ito. Huwag mo kaming payagang madaya muli ng pag-aalala. Turuan mo kami, Panginoon, sa iyo lang humawak, sa iyo lang sumunod, sapagkat kayo'y mapagmahal at kayo ay Diyos namin. Salamat sa iyong presensya. Salamat, Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus.